Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mismo ang lumagda sa dalawang bagong sugar order na nagpapahintulot sa pag-aangkat ng mahigit 100,000 metriko tonelada ng asukal. Ilalaan naman ang lahat ng lokal na produksyon ng asukal para sa sariling pangangailangan ng bansa. May ulat si Kaisel Pardillo. Para matugunan ang higpit sa supply at mahal na presyo ng asukal, dalawang magkasunod na bagong sugar order ang inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi. Nakasaad sa sugar order number 2 na pinahihintulutan ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pag-aangkat ng refined o puting asukal. Pero 150,000 metriko toneladang asukal lamang ang pinayagan, higit na mas mababa kumpara sa kontrobersyal at ilegal na sugar order number 4 para sa pag-angkat ng 300,000 metriko toneladang asukal na hinarang ng Pangulo. Nakasaad din sa pinakabagong sugar order na kalahati o 75,000 metriko tonelada sa angkating asukal ay ilalaan para sa mga consumer, habang ang natitirang 75,000 metric tons ay naka-allocate sa mga industrial user tulad ng gumagawa ng tinapay, candy at inumin gaya ng soft drinks. Inisyu rin ng SRA ang sugar order number 1 na naguutos na ilaan ang lahat ng produksyon ng asukal para sa sariling pangangailangan ng bansa. Kasama rito ang 6 ngayong Setyembre hanggang Agosto sa taong 2023. Sabi ni SRA Administrator David Alba, layo ng dalawang sugar order na matiyak ang sapat na supply ng asukal at makontrol ang presyo nito sa merkado. Lalo't nakikita ng ahensya ang posibleng kakulangan sa sugar crop 2022 hanggang 2023. The initial estimate was a little bit over 1.8, and the country needs around 2.1 to 2.3. We have a little tightness of supply. So, local lang muna for the production until we see down the line kung how's the production doing. We will keep on monitoring the supply and demand situation. Naniniwala ang United Sugar Producers Federation na tama ang pinalita volume na angkating asukal para di malugi ang mga local producer habang ginagawang abot kaya ang presyo ng asukal. Very conscientious, very correct yung SO2. Yun talagang kailangan natin na makatikim ng murang asukal yung mga consumers. Taya naman ang samahang industriya ng agrikultura, bababa ang presyo ng puting asukal sa merkado pagdating ng local harvest at imported na asukal. Automatic naman yan kasi kung may mura na pumasok, a-adjust din yung local produce. Ang tingin lang natin, pag dumating ito, baka manormalize yung presyo. Nasa 50 hanggang 60 pesos ang presyo noon ng asukal. Kung maibabalik sa dating presyo, good news ito sa ilang mamimili. Pag bumababa na yung asukal, makakabayad na kami sa mga bayarin namin. May mga anak rin kaming ginagatas. Siyempre, nakakabili na rin kami kung anong mga kailangan nila. Makatutulong din ang mas murang imported na asukal para mapalit ang puhunan ng mga manufacturer ng pagkain at inumin ayon sa Philippine Confectionery Biscuits and Snacks Association. Pero pangamba ng grupo, appeal din natin yung efforts ng Malacanang, ng SRA, na paano to soften the prices. Is it really enough for everybody? Maybe not to bring it back to the prices before. Mahigpit anyang babantayan ng SRA ang presyo ng asukal at titiyakinan na ilalabas ang supply sa merkado. Kaisel Pardillo para sa Bayan.